Davao City Mayor Rodrigo Duterte gives President Aquino a low grade in his last State of the Nation address for failing to include ways to combat criminality in the country. Meantime, in a live interview from New York, USA, Pastor Apollo C. Cabaloy of the Kingdom of Jesus Christ said that the president has failed to mention his plans for the Mindanao region. Here's the details. In an interview during SM&I's live coverage of the last State of the Nation address of President Aquino, Davao City Mayor Rodrigo Duterte said he was left hanging to Aquino's speech since he failed to mention any plans in resolving the criminality in the country. Sana sa Mindanao, what happens after BBL or before BBL and yung criminality. The reason para nako ng anong dugay tang nisaga is one, hadlok ng mga investors sa atong policies. Iyan ang na-improve gamay but still corruption is there. Dili na nato mawala. And second is kang krimen. Sa mga pag-uli nila, ang atong mga anak, uli mga huwag kahadlokan, and this has something to do with the exponential rise of crime because of drugs. Mainly, there might be some other secondary reasons for that. But I blame disorder and crime sa droga. Wala ko'y nadungog sa iya. About Mindanao also, kayo pinapapara magiging forsaken na. With this, he gave the president a passing grade of 7. It can be remembered that Duterte's advocacy is to stop or at least curb criminality in the country. Meantime, Pastor Apollo C. Cabaloy, the CEO and president of SM&I, also gave Aquino 7 points in the rate of 10. In a live interview from United States, Pastor Apollo said that aside from prioritizing to curb criminality in the country, Aquino should have also laid down his priorities for the Mindanaoans, which he also failed to mention in his two-hour speech. Meron pa rin mga gay na mahalaga sa ating lipunan dapat na i-address ng ating Pangulo. Unang-una, dahil ako taga Mindanao ako, nakikita ko yung hindi sapat pansin na dapat gawin ng isang administrasyon para sa kapakanan ng mga taga Mindanao. Para sa akin, kung ako ang Pangulo, mahalaga at very crucial kanan ng Mindanao para sa buong Pilipinas. Kasi hindi mo maalis ka ang buong Pilipinas, ang bansa natin, para siyang kapawan. Ulo nga ang Luzon, nasabi mong paa ang Mindanao, iyan ang Kabisayaan, pagka nagkasakit yung paa mo, paano ka makalalakad? Kamasakit yung paa mo, may gout yung paa mo dyan, nawalang iba kundi ang Mindanao, paano hindi maepektuhan yung ulo? Paano hindi sasakit yung ulo mo pag kit dito sa paa mo ay hindi mo nagamot. Yun ang isa sa gusto kong marinig na sana ma-address ng ating Pangulo. Medyo may kakulangan doon sa kanyang zona sa di masyadong pag-address ng mga problema natin sa Mindanao. The good pastor also believes that the president should not have also condemned the past administrations for falling short of their reform agendas. Sana ay hindi na binigyan ng masyadong tas para sa kanyang sona. So, hindi natin siya masisisi ng ganon kasi ay hambing niya ang kanyang ginagawa ngayon sa black and white pa, yung masyadong black yung unang administrasyon at naging masyadong pinamanata yung kanyang pamamahala kung ihahambing mo itong dalawa. Nang mapit mo kaagad doon sa mga pangyayari. So, hindi mo naman may, ako hindi ko naman din maialis na kahit kung totoo may corruption ng mga administrasyon. Pero hindi mo rin maalis yung mga nagawa fundamentally gloria para sa ating ekonomiya na naipagpatuloy ako ng ating Pangulong Noynoy. Yes, Pastor. So, sa kabuuan, para sa akin, sa 6 na taon, in a scale of 1 to 10, 7 pa rin ako. 7 pa rin. Reporting for Newsline World, this is Sean So, Sunshine Media Network International. Kita ko yung hindi sapat pansin na dapat gawin ng isang administrasyon
para sa kapakanan ng mga taga Mindanao. Para sa akin, kung ako ang Pangulo, mahalaga at very crucial kanan ng Mindanao para sa buong Pilipinas. Kasi hindi mo maalis ka ang buong Pilipinas, ang bansa natin, para isang kapawan. Ulo nga ang Luzon, nasabi mong paa ang Mindanao, iyan ang Kabisayaan, eh pagka nagkasakit yung paa mo, paano ka makalalakad? Pag masakit yung paa mo, may gout yung paa mo dyan, na walang iba kundi ang Mindanao, eh paano hindi maepektuhan yung ulo? Anong hindi sasakit yung... Davao City Mayor Rodrigo Duterte gives President Aquino a low grade in his last State of the Nation address for failing to include ways to combat criminality in the country. Meantime, in a live interview from New York, USA, Pastor Apollo C. Cabloy of the Kingdom of Jesus Christ said that the president has failed to mention his plans for the Mindanao region. Here's the details. In an interview during SM&I's live coverage of the last State of the Nation address of President Aquino, Davao City Mayor Rodrigo Duterte said he was left hanging to Aquino's speech since he failed to mention any plans in resolving the criminality in the country. Sana sa Mindanao, what happens after BBL or before BBL and yung kriminaling ulo mo, pag ipikit dito sa paa mo ay hindi mo nagamot. O, yun ang isa sa gusto kong marinig na sana ma-i-address ng ating Pangulo. Medyo may kakulangan doon sa kanyang zona sa di masyadong pag-address ng mga problema natin sa Mindanao. The good pastor also believes that the president should not have also condemned the past administrations for falling short of their reform agendas. Sana ay hindi na binigyan ng masyadong tas para sa kanyang sona. So, hindi natin siya masisisi ng ganon kasi ay hambing niya ang kanyang ginagawa ngayon sa black and white pa. About Mindanao also kay pinapora magyung forsaken na. With this, he gave the president a passing grade of 7. It can be remembered that Duterte's advocacy is to stop or at least curb criminality in the country. Meantime, Pastor Apollo C. Cabloy, the CEO and president of SM&I, also gave Aquino 7 points in the rate of 10. In a live interview from United States, Pastor Apollo said that aside from prioritizing to curb criminality in the country, Aquino should have also laid down his priorities for the Mindanaoans, which he also failed to mention in his 2-hour speech. Meron pa rin mga gay na mahalaga sa ating lipunan dapat na i-address ng ating Pangulo. Unang-una, dahil ako taga Mindanao ako, nakikipi. The reason para na ako nga nung lugay tang Nisaga is one, hadlok ng mga investors sa atong policies. Iyan ang na-improve gamay but still corruption is there. Dili na nato mawala. And second is ang krimen sa mga pag-uli nila ang atong mga anak uli mga uwi kahadlukan, and this has something to do with the exponential rise of crime because of drugs mainly. There might be some other secondary reasons for that, but I blame disorder and crime sa droga. Wala ko'y nadungog sa iya.